Alright, so yun, hindi naman maingay. So I hope okay yung audio, no? Okay yung audio natin. I hope na power pa naman tayong lahat. So yan, since naririnig ako na maayos, magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Sa parte ka man ng mundo naroon ngayon. So magbibigay muna tayo ng mga shoutout sa mga nandito, especially dun sa nauna na nag-comment. Okay, so yan, shoutout kay Anthony Fuego Mamanao. So, siya yung pinakaunang comment na nakita ko dito. Hindi ko alam kung ito yung pinakauna, pero ito yung nakikita ko ngayon eh. So, shout out kay Anthony sa isa sa siya yung pinakauna nag-comment tonight dito sa ating Q&A session. So, sino pa yung mga nandito na? Jmar, ako sa Rex Novero, Abraham Nasa from Ortigas daw. So, yun, pumupunta-punta ako dyan every now and then. Ngayon lang hindi kasi alam niyo naman kung ano nangyari. Ayan, Reynold. Ay, wow. Hindi ko sure kung yung pronunciation. Magpasensya na niyo yung pronunciation ko, ha. Sino pa? Elin. Ayan, Elin Pepito, Jinver, Obial, Riza. Okay, Quezon Province. taga Quezon din ako. Dito ako sa Lucena. Sino pa nandito? Jailo, Lucas, ngayon, Josephine Genon. Sino pa? Lubin. Power pa yaman. May isa sa mga pinakamalakas mamawer. Okay. Wilson Bayeta. May reward sana ako. Ah, reward mo ay pagmamahal. Ipadadala ko na lang dyan sa'yo yung pagmamahal. So, yun yung reward ng mga nauuna. Pagmamahal. Okay. Ipa-ELBC ko na lang. COD. May joke lang. So, yan. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang hapon sa mga OFWs natin, kung may mga OFW man na nakikinig. So, I hope okay kayo ngayon. Especially, hindi naman, majority ng Pilipinas ngayon ay hindi na naka-ECQ. So, GCQ na majority, including dito sa amin. And, recently, nabalitaan ko na ano daw, na COVID-free na daw dito sa amin sa Lucena. So, sana magtuloy-tuloy na. And I hope sa inyo ganun din yung mangyari. So, patuloy lang tayo sumunod sa, ano no, sa government para hindi na lumala yung nangyayari. Okay. So, yun. Before time mag-start, pwede nyong i-mention yung mga teammates nyo, mga members nyo, or anyone, any network marketer na friends nyo na alam nyo na magbe-benefit dito sa ating Q&A session. Okay? So, itong Q&A session natin para doon sa mga first-timer. By the way, comment kayo dyan kung ano, first-timer. Kung meron sa inyo dyan first-timer, comment kayo dyan para mabigyan ko rin kayo ng shout-out. Yung first time yung umattend dito sa ano, dito sa Q&A session natin. Okay? Para sa mga first timer, itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday at 8 PM. Para to sa lahat ng network marketers, regardless kung saan kumpanya ka kabilang, as long as gusto mo na gawin yung negosyo mo sa ethical na paraan, gusto mong magkaresulta ng malaki or maging successful sa ethical na paraan, para sa'yo itong Q&A session na to. Welcome na welcome ka dito. So, para to sa lahat ng mga ethical networkers. So, kung ikaw ay isang network marketer na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, ethical networker ka na kahit sa ayaw mo at sa gusto, part ka na ng Ethical Nation. So, yun yung Ethical Nation, yun yung movement nating mga networkers na ginagawa yung ethical na pamamaraan. Okay, dito sa Pilipinas o kahit saan parte ka man ng mundo, basta ikaw ay Pilipino, sa ngayon kasi ay Pilipino pa lang tayo, kaya tayo pa lang nagkakaintindihan, parte ka na ng Ethical Nation. Movement siya. Okay, yung group. Meron rin tayong Facebook group na Ethical Nation. Pwede nyo i-search yun mamaya. Pwede kayo mag-join doon for free. Absolutely free. Wala kayong babayaran ng kahit ano doon. May mga training din ako na mga nilalagay doon. Consistently nagpo-post din ako doon. And kung di nyo pa nalalike nung page ko, i-like nyo na. Maawa kayo. De, joke lang. I-like mo kung hindi mo pa nalike. And i-see first mo siya para makita mo every time na magkakaroon ako ng live. So, isa lang naman yung rule natin dito sa Q&A session natin. Wag lang tayo magbabanggit ng any network marketing company. So, para ano? Para ito yung common ground natin. Kasi hindi ako magpo-promote dito. Ako ay actively promoting my network marketing business. Active ako na ginagawa ko yung network marketing business ko. Hindi ako yung coach lang dito na nagtuturo na hindi ko naman ginagawa kung ano yung tinuturo ko. Hindi ako ganun. Okay. Active ako, nagbibuild ng team ko hanggang ngayon. So, kasabay ko kayo sa journey, no, ng pagbibuild sa ethical na paraan. Pero hindi ako magpo-promote dito ng company ko. Hindi ko babanggitin. Actually, sa mga videos ko, especially sa mga YouTube videos ko, hindi ako nagbabanggit ng company. Karamihan nga dito sa inyo, hindi nyo alam kung saan kumpanya ako kabilang. Possibly, hindi nyo pa rin alam kung saan. Huwag nyo nang alamin, no? Huwag nyo nang banggitin kung sakaling alam nyo. So, wag lang tayo magbanggit dito para ito yung common ground nating mga network marketers
mga ethical networkers na ito yung tipon-tipon natin. Itong Q&A session na to, ito yung magsisilbi na pagtitipon-tipunan natin. Pwede kayo magtanong dyan anything regarding kung saan kayo nahihirapan sa business mo. And sa pagtatanong nyo as much as possible, gawin mo siyang specific para mas madali ko rin siya masagutan. And another thing is pag para sa mga first timer, yung mga luma alam acne na sila. Eh. Pag ako nagsasagot ng question, no, baka may mga parts diyan na para akong baka isipin mo para akong galit. Hindi ako galit. Okay, nagpapaliwanag lang. So passionate. Okay, isa 'yan sa mga matagal ko na hindi naman siya problema pero passionate. Passion kasi itong ginagawa ko na ito. Wala naman kayong babayaran sa akin dito. Hindi, wala naman nagbabayad sa akin para gawin ito. Ginagawa ko lang siya every single week. Kasi nga, ang goal ko is mas dumami pa yung mga ethical networkers regardless kung saan kumpanya ka man kasali ngayon. Regardless kung nasa ang parte ka pa man ng, ano, ng mundo. Kasi pwede namang solohin ko na lang to. Pwede namang sa grupo ko na lang eh. Diba? Pag sa grupo ko na lang itinuro yung pagiging ethical, edi kakaiba kami. Diba? Kasi kami lang yung ethical. Pero na-realize ko rin later on na ano, matagal. So matagal mangyayari yung ethical nation na yung dadaming ethical, mas tatagal kapag ka ganun pag sa team ko lang siya itinuturo kung paano maging ethical na network marketer. Kasi kapag ka mas dumami tayong mga ethical networkers, tayo lang rin naman na makikinabang. Tayo lang rin mga networkers yung makikinabang. Kasi gaganda yung tingin ng tao sa network marketing. Kaya pangit ang tingin ng mga tao sa network marketing ay dahil mas marami yung mga unethical networkers sa ngayon. So habang mas marami sila, eh di pangit pa rin ang tingin ng mga tao. Pero pag mas dumami na tayo sa pamamagitan ng ikaw mismo sa'yo magsisimula yung pagiging isang ethical na network marketer, gagawin mo kung ano yung ethical. Magpapasali ka sa ethical na paraan, tapos yung napasali mo, tuturuan mo rin kung paano maging ethical, tapos siya, ganun din yung gagawin. And pag dumami na tayo, alam mo, typical na bilog-bilog. Pag nagbilog-bilog ka dyan, left and right, dadami tayo, ganun. So parang ganun din yung ginagawa natin. So ito yun yung purpose kung bakit ko ginagawa itong Q&A session na ito. Pwede kayo magtanong dyan, imaginein mo na lang na ako yung upline mo for 1 hour. Kasi 1 hour lang itong Q&A session natin. Then after nito, talo-talo na ulit tayo. Galit-galit na ulit. O, hindi na ulit tayo magkakilala. Hindi, joke lang. Pagkatapos nito, edi apply nyo kung ano yung natututunan nyo. Hindi nyo apply, okay lang din. So, ako, sasagot ako sa inyo based on my experience. Aaminin ko sa inyo kapag ka, meron kayo tinanong dyan na hindi ko alam kung anong sagot kasi hindi ko naman alam lahat at wala naman akong planong alamin lahat. So, isasagot ko lang sa inyo is based on my experience na ginagawa ko yung isang ano, na ginagawa ko itong negosyo sa pagiging isang ethical networker. Parang masyadong malakas yung boses ko, no? Sorry. Okay. So, yun. Ginagawa ko itong, yung mga isi-share ko sa inyo, yung tanong nyo, pag sinagot ko siya, ibibase ko yan sa experience ko kung ano yung ginagawa ko bilang isang ethical networker. Okay, so yun yung mga isasagot ko sa inyo based on my experience. Okay, aminin ko sa inyo pag hindi ko alam yung sagot, especially kapag nagtanong ka sa akin ng outside network marketing, usually hindi naman ako expert sa ganyang bagay. So, aminin ko kapag hindi ko alam kung ano yung sagot. Pero ang isasagot ko sa inyo is kung ano yung totoo, real talk, and at the same time, kung ano yung alam ko na makakatulong sa inyo para mag-improve. So, lastly, matatapos na tong intro ko. Isang minuto lang. Lastly, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospect Handbook. So meron kayong makikita dito sa baba. Yan, yung may na-under na yan. So, makikita nyo yung link. Ayan, may nakalagay paano magkaroon ng unlimited prospect. May link kayo na makikita dyan. So yung ebook na yan, dyan ko itinuro kung paano ka magkakaroon ng maraming prospect, unlimited na prospect, sa ethical na paraan, kahit hindi ka gumagamit ng mga Facebook ads kung naririnig nyo na yon. Kahit hindi mo ginagamit yung mga yon, meron rin akong mga scripts na pre-novide. So later on, pwede nyo siyang i-check pagkatapos nitong Q&A session natin. So, with that being said, comment nyo lahat ng gusto nyo itanong dyan. Kung ikaw isang upline, meron ka mga teammates, mga members, pwede nyo siyang i-mention dyan. Pwede mong i-share sa kanila. Bahala ka. Kung ikaw ay upline, pwede mo rin gawin na kung halimbawa nahihiya yung downline mo na magtanong sa akin, ikaw na lang yung magtanong para sa kanya. Okay, so with that being said, start na tayo. Meron na ako ng mga nakitang tanong dito. So, hanapin ko lang, bibigyan ko ng shoutout yung mga first time. Ayan, Reynold. Oh, wow. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation ng OAO eh. Hindi ko alam kung ano yung pronunciation. Basta si Reynold, alam niyo na. Iisa lang naman yata siya dito. First time, shout out kay Reynold sa first time. Ayan, dito pa si na Janet. Okay, ito mga magagaling to. Okay, Aratok Timpolo. Ayan, sino pa? Mga bagong dating. Janry Coruña. So, Wilson Bayeta. Meron pa ba? Ronald Torrefiel. Pasensya na yung pronunciation ko. Ayan. So yun, si Maylin. Okay, si Maylin. Isa to sa mga Lodi. Okay, sa mga masisipag. Okay, so yan. May mga question na ako nabasa dito. Question lang kayo dyan. I-comment nyo lang dyan. Kasi for 1 hour lang tayo magsasagot. So it's already 8:11 p.m.
So matatapos tayo by 9:11 PM. Exactly 9:11 PM. Okay. So yun. First question comes from Abraham Nasa. Okay, Abraham Nasa. So, ayun. Tanong ni Abraham, paano po ba mag-keep ng downlines lalo na kapag minsan di sumusunod sa mga activities at sistema po? Ano po ba ang dapat kong gawin? Okay, so comment kayo dyan kung meron rin kayong similar na tanong kay Abraham. O i-like nyo na lang pala. I-like nyo na lang yung tanong ni Abraham. Okay pa. Kasi sinisen yung mga may similar na tanong kay Abraham. Paano mag-keep? So, na-experience nyo na ba yung ganun? Yung meron kayong member, first time mo makapagpasali, diba? Siyempre, tuwan-tuwa ka, diba? May commission, may downline ka na, ang saya-saya mo, tapos hindi man lang siya nagtagal ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, na wala na lang bigla. Tapos, pag kinakamusta mo, palagi, it's either isi-sin zone ka, or, tawag dito, sasabihin sa'yo na busy siya. Maraming ginagawa, busy, palaging ganun yung dahilan. Okay, so comment kayo dyan kung naka-experience na rin kayo ng mga ganun. And gusto ko na maintindihan yun. Kaya ko sinasabi yun kasi gusto ko na maintindihan yun na it's completely normal. Okay? It's completely normal na mayroong ganun na sitwasyon. Now, isa sa mga tinuturo ko to sa mga members ko pagdating sa mga bagong member nila na mga napapa-join nila. Siyempre excited ka eh, di ba? Meron kang bagong member, meron kang downline, and depends din kung ano yung culture nyo pagdating sa mga bagong members, kung paano nyo sila ituring, whatever, ganyan. Sa akin, palagi yung sinasabi sa kanila, ito yung basic na turo ko sa kanila, once na nakapagpasali sila, itulak lang nila, or i-promote, ituro lang nila yung sistema na ginagawa namin, yung training namin, ituro lang nila yon, tapos mag-direct na ulit sila ng iba. Hindi kami nagki-keep. Parang ang weird nun, ano? Hindi kami nagki-keep ng members. Okay, ang isa sa mga para, hindi kami intentionally nagki-keep. Okay, ito Hollywood level na ano na to, ah. Isa sa mga pinaka-powerful na based on my experience din and natutunan ko rin sa mga mentors ko. Hindi ako nagki-keep. Hindi kami intentionally nagki-keep. Yung bang sasabihin ko halimbawa sa mga leaders ko, tara, i-keep natin yung mga members natin, hindi kami nang gaganon. Instead, ang focus namin is gagawa kami ng isang culture. Okay, gagawa kami ng isang culture na iisipin ng tao, okay, ng mga members namin na kabaliwan kapag umalis sila. Okay, ulitin ko, Hollywood level shit ito. Hindi, kahit yata mga leaders ko, hindi pa nila to alam kasi ginagawa na namin eh. Ginagawa na namin. Kumbaga, inaasa na lang namin sa culture namin at sa system namin kung existing na eh. So, instead of focus namin ay mag-keep ng members, ang iniisip namin ay gagawa kami ng isang kultura, ng isang sistema na iisipin ng isang member na kabaliwan or katangahan kapag umalis siya. Kasi hindi namin kahit ano keep, kasi parang ano yan eh, meron kasing negative energy, so yung medyo ano, pero explain ko sa inyo ng mas maunawaan nyo. Meron kasing negative energy na masyado malakas pa rin boses ko. Meron kasing negative energy kapag ang iniisip mo is more on keeping. Scarcity mindset kasi yon. Meron kasi siyang scarcity mindset, yung iniisip mo na kaya mo i-keep si member para hindi siya umalis, para humataw siya, kasi pag humataw siya ikita ka. Negative energy yun. Needy yung mindset mo kapag kaganon. Kaya instruction ko diba sa member ko, pag meron silang bagong member, ituro nila dun sa sistema, paaralin nila dun, tapos maghanap na sila ng bago. Hindi naman namin pinababayaan yung member, kaya nga sinasabi ko na ituro mo yung sistema. Yung ginagawa natin, papasukin mo siya dun, aralin niya kung ano yung dapat niyang aralin, tapos kung may tanong siya, tsaka lang siya magtanong, ikaw, naghamahataw ka na. Instead na i-focus mo is keeping, training, building your team, which is important, yung mga bagay na yan. Ang i-focus mo is profit-producing activity, especially kung wala ka pa namang at least 100 members. No, kung less than, pag wala ka pa 100 members, nagsisimula ka pa lang. Diba? Ang focus mo is profit-producing activity kasi yun yung tanging paraan para mo makuha yung 100, at least 100 members na yun. Profit-producing activity is recruiting and selling. Recruiting and selling. Yun lang yung tanging paraan. Kaya siya tinawag na profit producing activity kasi yun lang yung tanging paraan
para kumita tayo. Masyadong malakas pa rin yung boses ko. Nakikita ko nagre-red dito eh. Okay. Yun lang yung tanging paraan para pumita tayo. Yung profit-producing activities. So, dun ka dapat nagpo-focus. Instead na yung keeping ano training. Importante yung mga yan, pero ang priority mo is profit-producing activity. So, kapag ka, meron kang bagong member, halimbawa may sistema yung grupo nyo, tapos papasukan mo lang siya dun. Kung ayaw niya, di wag. Yung mga napapasali nyo ay hindi nyo empleyado. So, hindi nyo dapat pinipilit yan. Ito yung perspective ko pagdating sa leadership. Kasi meron mga leadership na leaders na naniniwala na dapat ipinupush nila yung mga tao, which is tama yon actually. Pero ang sa akin, ang strategy ko, hindi ko pinupush bawat tao ko. Ang pinupush ko ng mga tao ay yung gustong magpatulak. So, iba yun ha. Ibang Hollywood level shit na leadership na training yun ha. Hindi ko tinutulak lang yung mga member ko na power, kaya mo yun, hato ka, niwala ka lang, blah, blah. Waste of time para sa akin yun. Kasi usually yung mga ganun nagbe-break, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi pa sila ready. So kung ayaw ng member mo, diwag, kaya nga pinahahanap kita ng iba. Kaya napapansin nyo yung members nyo, kapag ka nalalagasan ka or nagkukwit yung member mo, tas napapansin mo at nasasaktan ka, kaya mo napapansin at kaya ka nasasaktan kasi hindi ka nagpa-profit producing activity. Patunay lang yon na ang focus mo ay more on sa pagki-keep building, pagki-keeping or pag-training or yung mga bagay na hindi ka naman kikita. Now, hindi ibig sabihin, ulitin ko, hindi ibig sabihin hindi importante yun at wag mo nang gagawin. Ang punto ko is mag-focus ka dun sa profit-producing activity. Gagawin mo pa rin yun, and as much as possible, dapat meron kayong sistema para yun yung aasahan mo. For example, mga training videos. Di ba? Meron kayong specific training video, panoorin mo yung mga yun, tapos apply mo kanin natutunan mo. Tapos habang ikaw, habang siya nag-aaral, ikaw, hataw ka lang, tuloy ka pa rin. Benta, recruit. Di ba? Kaya kayo nasasaktan sa mga members nyo na nagko-quit kasi sobrang konti nila, nabibilang mo pa sila eh. Sa tingin mo ba yung, for example, yung mga upline mo na libo-libo yung members? Diba? Kung meron kang mga lodi na ganyan, mga superstar upline nyo, na libo-libo yung members, sa tingin mo, pag may nag-quit na 100 doon, masasaktan sila? Sigurado ako, hindi nga nila napansin yun eh. Sasabihin nung upline mo, ah talaga, nag-quit sila? Kasi ang dami. Ang upline, usually, mapapansin mo yung mga uplines, yung mga magagaling talaga, more on producing pa din. Nagpo-produce pa rin sila, nagpo-produce, sumahataw pa rin sila ng kanila. Direct pa rin ng direct. Alam mo yun, may mga kilala ako ng mga ganun. Alam mo yun, halimaw na talagang kinikita nila, mayroon 6-figure a week or minsan pa 7-figure a week. 1 million, isang linggo. Pero po, direct pa rin ng direct. Eh di ba dapat, kung sino pa yung ano, di ba dapat tayong mga nasa ilalim nila, di ba dapat tayong gumagawa ng ganun? Di ba? Dapat tayo yung masataw. Kasi sila, pwede na silang tumigil eh. Diba? So, ang focus mo is more on profit-producing activity, hindi keeping. More on profit-producing activity. Ang importante, pala mo sa member mo na kung may mga tanong ka about sa business, tanungin mo lang ako. Kung hindi sila magtanong, wala ka ng pakialam doon. Hindi mo na problema yon. Basta, ang mindset ko lang bilang upline, pag ako nagdedirect na nagdedirect, ang mindset ko lang, basta ako nagampanan ko kung anong role ko, which is to guide and to teach. Hindi ko trabaho na pilitin ka. Kasi this is kaya nga tinatawag tayo na independent distributor eh. Kasi hindi naman tayo empleyado. Tapos yung tinatrabaho natin dito sa negosyo natin, hindi pangarap ng upline mo, hindi pangarap ng downline mo, pangarap mo. So kapag ka hindi sila trumabaho, hindi nila hinataw, nag-quit sila, hindi sila nag-quit sa akin, hindi sila nag-quit sa kumpanya. Nag-quit sila dun sa pangarap nila. Ako ba yung nawalan? So bakit ako masasaktan dun? Dapat sila yung masaktan doon. Wala naman akong pakialam eh. Basta ako nagawa ko kung ano yung part ko. Yun ang trabaho ko. Ginampanan ko yung part ko. Hindi mo ginawa yung sayo. Problema mo na yun. So clear yun. Maging clear yun. Kinaklaro ko rin yun sa mga members. So sinasabi ko yun sa kanila. No? Pero wag naman yung ano. Baka wag naman masyadong harsh. No? Baka, minsan kasi yung way ng pananalita ko masyadong harsh. Pero wag naman ganun. No? Medyo ano yun, based on your personality, kung mabait kang tao, hindi kasi ako mabait eh. Kung mabait kang tao, based on your personality, di ba? Gampanan mo kung ano yung trabaho mo, which is yung i-apply ko, ano yung natutunan mo, para sa'yo yan, para sa goals mo yan, yung paunawa mo sa kanya. Humataw ka o hindi, wala na akong pakialam doon kasi hindi ka siya control eh. Sayang yung oras kong kakaantingin sa kanila, hindi ko sila empleyado. So yun yung ano, napakahabang topic nito, pero meron akong video na ginawa similar dito sa YouTube, hanapin nyo, DR Keeping, hanapin nyo, tapos type nyo yung pangalan ko, Carl Serrano, K, okay, K, hindi C. So yun,
I hope nasagutan ko yung tanong mo, Abraham. Marami pa kayo natutunan. Okay, unang tanong pa lang yun. Payaman na. Oh, next question. Next. Ala. Nawala na naman. Ano yun? Ano nangyari? Wait lang, copy ko muna to. Baka mawala. Copy muna natin yung iba. Baka biglang mawala. Okay, so yan. Next question comes from J-Lo. J-Lo, Hilo, Lucas. Tanong niya, paano po ba makahanap ng mentor sa larangan ng network marketing? Iba kasi, pag mentor kasi para sa akin, ang meaning kasi ng mentor is working closely with you. So, Tagalog, parang ano, parang yung mentor, yung mentor, yan yung may karapatan na sa, na pangaralan ka, nasitahin yung pagkakamali mo, yung accountable, yung accountability partner mo. So yung mentor more on ano yan eh, working closely with you. For example, ano, Manny Pacquiao, Coach Freddie Roach, mentor niya si Coach Freddie Roach. Kasi kasama sila eh na ginagawa yung negosyo of ginagawa yung boxing. So mas intimate yung relationship nila compared sa mga trainers na nakikita nyo online. Katulad ko, nakikita nyo lang ako online. Diba? Hindi nyo ako maiko-consider na mentor kasi hindi naman kita nakakatrabaho closely. Hindi lang physically, no? Kahit sa online lang, diba? Hindi mo naman ako accountability partner, hindi naman kita sinisita pag may mali ka, diba? Yun yung mentor. So, usually, mentor, upline yan. Okay, upline yan. So, para sa akin, sa paghanap ng mentor, una-una, tinitingnan ko kung ano yung ugali niya. Which is, yung attitude niya, yung principles niya, kung nagmamatch yung sa amin, so, consider ko siya na mentor. Regardless sa iba pa namin mga differences, basta ang importante lang sa akin, ang core values ng mentor ko ay similar sa akin. Hindi man kailangan na 100% parehas kami, pero at least similar sa akin. Ang pinakang importante sa akin is yung pagiging ethical. So, kung ethical din siya, regardless sa difference namin dalawa, basta yun din yung paninindigan niya na ethical din yung ginagawa niya, ethical din na ginagawa niya yung negosyo. So, yun, pwede ko siya i-consider na mentor. Tapos another, alam niyo naman na yung iba pa eh. Syempre, yung success, 'di ba? Yung success na nakuha niya, 'di ba? Results na meron siya, yung knowledge niya, yung skills na meron siya. So, yun. Pero para sa akin, yung core values yung unang-unang hinahanap ko. Kapag ka yung mentor ko, kapag ka meron ako nakita na isang magaling na network marketer, tapos mayabang, ano na kagad sa akin yun? Red flag na kagad sa akin yun. So, hindi ko siya i-consider na mentor. Pwede rin ako makinig sa kanya, pero hindi ko siya i-consider na mentor. Tsaka usually na, nakausap ko na talaga in person. So, yun. Napansin ko din pagdating sa mentor, no? Ibibigay sa'yo yung mga tamang mentor kapag depende sa level kung nasan ka na ngayon. Yan yung napansin ko sa experience ko. And I believe ganun talaga. Kaya nga sinabi na ano eh, hindi ko alam kung sino exactly nagsabi nito, si Buddha ba or kung sino. Sabi niya, when the student is ready, the teacher comes. Kapag depende sa level mo, kung nasang level ka na ngayon sa business mo, may mga ipapadala sa'yo na tamang mentor. Ang galing nga ng universe eh. Kaya nakaka-believe. So, hindi yun yung bagay na hindi ko na kayang i-explain. Pero ibibigay sa'yo kung ano yung kung sino yung mga tamang tao sa buhay mo. And even yung mga maling tao, ibibigay rin sa'yo as a lesson. Mas marami kang makukuhang lesson sa mga maling tao na may encounter mo. For example, meron kang unethical na upline. Diba? Kahit pa sabihin mo na unethical siya, pwede mo sabihin maling tao siya. Diba? Hindi siya yung tamang mentor. Ganyan-ganyan. Hindi pa rin kasi isa sa mga malaking na itulong niya sa iyo, na-recruit ka niya. 'Di ba? Napapasok ka niya sa ganitong klase ng industriya para sa akin, syempre, pinakamagandang industriya sa lahat. Okay, pinakamagandang profession sa lahat. Na-recruit ka niya. 'Di ba? So, napakalaking bagay na nun. So, 'yun, sa mga maling tao may mga makukuhang lesson, sa mga tamang tao 'yun, magiging mentor mo, magiging coaches mo. Okay? So, 'yun, para sa akin ang hinahanap ko is yung core values, kung meron ba kaming similarity, which is yung pagiging ethical. Okay, so yon. Next. Next question from Anthony Mamanaw. Ano po ang masasabi niyo sa situation natin at paano paiiralin ang ginagawa natin sa business?
So based sa pagkakaintindi ko dito sa ano sa tanong ni Anthony, yung sitwasyon na tinutukoy niya is yung COVID-19 ngayong pandemic. So yun yung pagkakaintindi ko, so yun yung sasagutin ko. So correct me na lang if I'm wrong, pero yun yung sasagutin ko kasi madami pa to eh. Okay, marami pa to. Marami pa kayong mga tanong. All right. So sa sitwasyon natin ngayon, para sa akin ito na yung ano eh, yung hindi ako natutuwa sa nangyari. Syempre, parang ano naman, 'di ba? Kawawa na ang daming mga frontliners natin nahirapan, ang daming nahirapan sa sitwasyon ngayon, kaya so mahirap. Pero ito yung sitwasyon na to yung nagbigay sa akin ng malaking opportunity ngayon para mas mag-excel, kasi ang dami kong natutunan and ang dami ko rin na-realize, and meron nga akong ginawang video about dun eh. Hanapin niyo na lang sa YouTube channel ko. Mas lumaki yung sales namin, mas naramdaman ko yung ano, yung laki ng income ngayong merong pandemic. So yun yung magandang side doon sa part na yon, and hindi kami gaanong apektado. Hindi naman kami naapektuhan talaga. Pinakamalaking epekto is yung hirapan sa delivery. Nahirapan kami sa mga delivery ng products namin. Marami kami na delay ng mga packages, marami kami na delay ng mga products sa mga customers namin, especially sa mga members namin, mga packages nila, daming na delay. So yun yung pinakang struggle, pero the rest wala naman na masyado. Kasi noon pa man, taong bahay na talaga ako. hindi naman talaga ako mahilig lumabas. Naalala ko, hanggang ngayon naman eh, pag ako lumalabas, na-miss ko nga yung pagdadrive sa labas. Grabe, na-miss ko yung ganun. Pag ako lumalabas kasi, gusto ko isang lakad na lang. Hindi ko alam kung merong rin kayong ganun, no? Hindi talaga ako mahilig lumabas. Mas taong bahay na talaga ako noon. Kaya hindi ko, noon pa man, quarantine ako. Kina-quarantine ko yung sarili ko. Hindi talaga ako palalabas. Pero kaya isa rin sa mga malalaking lesson na nakuha ko dito is yung kahalagahan ng ano. Sa nangyari sa atin is yung kahalagahan ng online, ng internet. Diba? Yung huling post ko nga eh. Diba, nang aasar na naman ako. Yung mga upline na nagsasabi na pantamad daw yung online. Naalala ko yun. Yung mga naalala ko, meron pang gumagawa ng argumento na huwag ka daw mag-online. Kasi daw, hindi naman daw yumayaman yung mga nasa internet. Kasi hindi pa yata nila naririnig si Alibaba, si Jack Ma, si Amazon, si na eBay, si na Zoom, si Facebook. Hindi pa yata nila naririnig nung mga panahon nila. So hindi ko rin naman sila masisi. Kasi yun yung panahon nila eh. Diba usually, diba usually yung bukang bibig ng mga matatanda. With respect sa mga matatanda, hindi ko ito sinasabi to disrespect, no? Bukang bibig ng mga matatanda is, noong panahon namin, wala namang ganyan, diba? Sorry, pero noong panahon mo kasi yun eh. 2020 na eh. Diba? Isang dekada na yung nakalipas. Diba? Dalawang dekada na ng 2000, year 2000 na nakalipas. Diba? Wala na tayo sa panahon mo. So, yun. Eh, palagi sinasabi ng mga uplines yun, eh, di ba, pangit yung ano, huwag ka daw mag-internet, pantamad daw, di ba, tawa ko ng tawa nung may nagsabi nun. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa, pero natawa ako eh nung sinabi yun. Alala ko parang Q&A session din yun, nag-live rin ako nun, tapos may, ang tagal na, matagal na, matagal na, siguro mga year 2018 pa yan, o 2017, nagsabi eh, tanong ay upline, anong gagawin ko kasi sabi nung upline ko ay pantamad daw yung online. Tawa ko ng tawa sa mga, pantamad yung online. At sinasabi pa kaya nila yan ngayon? So, doon ko nakita kung gaano ka-importante na buti na lang, no? Magkausap nga kami nung isa sa mga core leaders ko sa dito sa grupo namin. Sabi niya, buti na lang talaga online tayo noon pa man. No? Kasi kaya naman namin mag-offline, kaya namin mag-online, pero mas ginagawa namin yung online. Kasi yun yung mas efficient, mas, kumbaga parang mas ano, mas, ang tawag dito, practical. Hindi na siya option eh. Lalo na ngayon. O, diba? Naramdaman nyo, lalo na kayo, diba? Kung ginagawa nyo yung negosyo nyo online, naramdaman nyo kung gaano ka-importante yung internet marketing. O, diba? Kung noon pa ginagawa nyo na, hindi rin kayo gaano ka-apektado nitong nangyari na pandemic. So, yun yung ano, yun yung isa sa mga, yun yung masasabi ko dito sa sitwasyon natin. No? By the way, meron din ako, doon sa ebook na ginawa ko yung Unlimited Prospect Handbook, doon ko binanggit din yung nagbigay ako ng specific na training. Paano ako mag-invite during this pandemic? Kasi kung iniisip mo, kung iniisip nyo na
May krisis, kaya walang sasali sa akin kasi wala silang pera. May krisis, kaya walang bibili ng product ko kasi wala... Doon ka nagkakamali. 110% maling-mali ka na. Kung ganun kang, kung ganung way ka mag-isip, I'm sure di ka nakakapag-build, wala kang malaking resulta ngayon. Kasi baka sasabi ko lang kanina, mas lumaki yung sales namin. Hindi lang ako, pati yung iba kong mga ka-onliner. Mas lumaki yung sales kumpara noon, nung walang pandemic. Mas lumaki pa ngayon. Kasi unang-una sa lahat, paano mo nasabing walang pera yung mga tao sa balita? Puro namang kalokohan yung mga nandun about sa... Ang ginagawa ng media is takutin tayo ng takutin. Yun ang trabaho nila. Para manood tayo na manood. Okay? Kaya hindi ako nanonood niyan. Paano mo nalaman walang pera yung mga tao? Alam mo ba yung bawat bank account ng bawat 100 million plus na tao dito sa Pilipinas? Paano mo nalaman? Paano mo nasabi? Yeah? Paano mo nalaman? Alam mo yung laman ng bawat wallet nila? Diba? So, yun. Kaya mas lalong lumaki na lumaki yung business namin nung ano. Ngayon, mas lalo pang lumaki yung business namin simula nung nagkaroon ng quarantine. Mas dumami pa kami ngayon. So, yun. Yun yung isa sa mga, ano, yung value ng internet. Okay? So, yun. I hope nasagot ko yung tanong ni sino, Anthony. Okay. Next question. Okay. Shout out. May nakita ko siya nagpapa-shout out. Ayun, si Martin. Martin Tiana. Shout out. Power payaman. Payaman tayo. Okay. Next question. Wilson Bayeta. Paano po mahako itong makakuha ng maraming downlines? Magsimula ka muna sa isa. Bago mo isipin yung marami. At saka pagka kayo na, ang ito yan ah. Ito hindi lang to sa pagdating sa pagre-recruit sa downline, sa lahat ng bagay to pwede niyo ma-apply. Magmeron kang ginagawa. Ano ba 'yan? Gusto mong magkaroon ng maraming downline. Unang-una sa lahat, kailangan alam mo kung ilan ba yung marami sa iyo. Kasi baka sa iyo 10 madami na. 'Di ba? Sa akin ako sa akin personal, para sa akin, marami na yung members na pag may 10,000, at least 10,000. Pag meron akong at least 10,000 members, masasabi ko na marami na akong members, marami na akong downline. Diba? Wala pa eh, layo pa eh. Kulang pa ako ng mga 9,000 pa. Kulang pa ako ng ganong kadami. Diba? So, yun. Una-una sa lahat, kailangan alam mo kung ilan yung marami para sa'yo. And, tsaka mo siya itinatawag yung tinatawag na reverse engineering. Mag-focus ka sa activity na ginagawa mo para makuha mo yung goal mo. Hindi yung goal mo ang focus mo. Kasi kapag nakatingin ka lang sa goal mo tapos wala ka namang ginagawa, eh alam nyo naman kung ano yung mangyayari. Mag-focus ka sa activity na ginagawa mo every single day. Kung halimbawa, ang target mo ay maka, halimbawa ay 28 o 30 members sa loob ng isang buwan. So, one member yun per day. So, ibig sabihin ng quota mo ay maka isang recruit sa loob ng isang araw. Paano ka makaka-recruit sa isang araw? Ilan yung kailangan mong kausapin? At least 100. Di ba? Nagbibigil lang ako ng rough estimate. Depende kung gaano ka kagaling. At least 100 tao yung i-approach mo para sa business mo para makakuha ka ng isa. Parang 100:1. Hindi totoo yung sinasabi ng mga applicants sa 10:1 daw, 10 invite mo isang, hindi totoo yan. So, case to case scenario yan. Maliban na lang kung ikaw ay may authority talaga before ka nag-join sa network marketing or kilala ka na or artista ka na or celebrity ka na, which I know na hindi. Kaya ka nandito. Di ba? 100, 100 o maka 100 ka. So ibig sabihin ang kailangan mo na mapag-share ng business opportunity mo sa loob ng isang araw ay 100, sa loob ng isang buwan ay 3,000. O doon ka mag-focus sa activity na yun per day, 100 lang per day. Kung nararamihan ka doon, no, eh, ibig sabihin hindi mo alam kung anong gusto mo. Kung sa 100 prospect na nararamihan ka, ibig sabihin hindi mo alam kung anong gusto mo. O pwede mo simulan sa maliit, at least 10 lang muna, 10. Pag na-hit mo, bukas, 20 naman. Bukas, kinabukas, 30 naman. 40 naman. Hanggang sa maka-100 ka sa loob ng isang araw. So, yun. Yung goal mo, magkaroon ng maraming downlines. Hindi ko alam kung ilan yung madami para sa'yo. Yun ang goal mo. Tapos, iba-backtrack mo siya, reverse engineer. Babalikan mo, hihimayin mo, paano ko ito ma-hit. Yun, kailangan ko mausap ng ganito karaming tao within a day. Okay? So, yun. I hope nasagot ko yung tanong mo. Sino yung nagtanong? So, nawala. Wilson. Okay, Wilson. Alright. Yan. Question pa. Tanong lang kayo na magtanong dyan. It's already 8:35. So, meron pa tayong mga 40 minutes. Tama ba? Hindi ako magaling sa math.
Yan, siguro mga limang tanong pa to. So yan, next question. Meron. Okay, shout out kay Weng Bakiran from Marilao, Bulacan. Alright, so yan. Next question na tayo. Okay, ayun. Shout out Liza Duyag from Cebu. January Coronia, Caloocan. Ano, shout out na kita kanina. Naalala ko yung pangalan mo. Alright, question. So, ito ha, sino yung... By the way pala, no? Pwede kayo magtanong dyan as many as you can, pero bigyan rin natin ng chance yung iba na makapagtanong. So, kapag ka, halimbawa, nagtanong ka, tapos nagtanong ka ulit for a second time, pag wala akong nakita na iba na tanong, so yun yung sasagutin ko yung sayo. Pero pag merong iba, bigyan naman natin ng chance kasi limited lang yung time na meron tayo. Okay. Ayun, Tristan. Okay, from Tristan Asuncion, ask lang po, ano po tip nyo upang ipa-highlight ang isang product para makita ng isang customer ang benefit ng binebentang produkto? Kasi hindi lang to sa itong sasabihin ko sa inyo, hindi lang pagbebenta ng product. Pagbebenta ng kahit na ano. Pag nagre-recruit ka, binebenta mong opportunity, nagbebenta ka pa rin. Kahit anong gawin mo, basta may involved 'yan na produkto na ino-offer mo, whether service 'yan or opportunity, tapos magbabayad yung tao, nagbebenta ka. Okay? Hindi lang nga ganoon eh. Kahit ideas binebenta mo. For example, binebenta ko sa inyo yung idea ng pagiging isang ethical networker. Bakit maganda maging ethical networker? Ano yung mga pros and cons? Bakit mo gagawin? Binebentahan kita ng idea. Hindi lang naman sa pera yan eh. So nagbebenta ka pa rin, okay? So applicable to even sa recruiting. Palagi niyo lang tatandaan sa pagbebenta, ang importante kasi is yung kausap mo. So mag-focus ka sa kanya. Alamin mo kung ano ba yung problema niya na kayang solusyonan ng ino-offer mo. Kasi kung walang isusolusyon yung ino-offer mo, bakit mo ibinebenta sa kanya? Parang ang nangyayari, halimbawa, merong isang tao, ang problema niya is gusto niyang luminaw yung mata niya. Tapos ang produkto mo ay pampatangkad. Paano ibebenta 'yon? hindi nagmamatch sa problema niya. So hindi mo siya mabebentahan at hindi mo siya dapat bentahan. I-refer mo na lang siya sa iba kasi hindi para doon yung produkto mo eh. Di ba? So ganun din, the same with any products. Ano ba yung problema nung prospect mo? Inalam mo ba? Or puro ka pitch lang ng pitch na ganito kaganda yung product namin, we are the best, we are number one. Pagka ganun yung ginagawa mo, nagpo-focus ka sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Yun yung sinasabi mo. Hindi ka nagpo-focus sa kanya. Kaya siya, hindi niya ano yun kasi hindi naman siya bumibili para sa'yo eh. Yan yung palagi niyong tatandaan. Hindi naman bumibili yung prospect mo para sa'yo. Bumibili siya para sa sarili niya. Ikaw din naman eh. Customer ka din naman, even though entrepreneur ka, even though networker ka, naging customer ka din. Customer din ako ng ibang negosyo. Bumibili ako dahil gusto ko or kailangan ko or both. Hindi naman ako bumibili para dun sa nagbebenta sa akin or para dun sa negosyo. Di ba? Maliban lang kung charity work yan or whatever. Pero itong scenario natin is pagbebenta, di ba? Bumibili ako based sa gusto ko, sa pangangailangan ko. Hindi ako bumibili para sa ano ko, sa dun sa nagbebenta sa akin or sales lady or sales clerk kung sino man nag-o-offer. Wala akong pakialam sa kanya. Ang pakialam ko ay para sa akin. Kaya willing ako magbayad. So dapat ang kausap ko na nagbebenta sa akin, nagfo-focus siya sa kung ano yung kailangan ko. Kaya nalalaman ko pag meron akong binibilhan, tapos sinasabi niya kung ano yung gusto kong marinig, tapos sinasabi niya kung ano yung kailangan ko, di alam ko na magaling tong magbenta. Yeah, kung ganun ka rin, alamin mo kung anong problem niya kasi palagi yung tatandaan, it's not about you, about yun sa prospect mo, kaya siya bumibili. Bumibili siya para sa sarili niya, hindi para sa'yo. So, tantanan mo na yung kakasabi ng kung gaano kalupit yung product mo or kung gaano kaganda yung company mo, best in the galaxy, in the whole universe, pati mga manok, mga baboy, mga uod, ipis, sumasali na din, di ba? Tigin, tantanan mo na yan. Yung mga kagaganyan mo kasi waste of your time, waste of your energy, waste of their time also. Wala naman silang pakialam dun. Hanapin mo ano yung problem nila. Paano mo malalaman? Tanungin mo. Di ba? Tanungin mo sa kanya. Ano po ba yung, halimbawa, kung health product yan, ano po ba yung health problem mo? Ano po yung nararamdaman nyo ngayon? So, dapat ikaw knowledgeable ka din sa ganyang bagay. So, paano maging knowledgeable? Umattend ka ng training nyo about sa product training nyo. Matik na yan. Di ba? Google.
YouTube, andyan, information. Diba, yung salitang hindi ko alam ay salita ng ang ginagamit ng mga tamad mag-aral. So palagi niyo yung tatanungin, hindi ko alam, tamad, hindi mo alam, tamad ka lang mag-aral, andyan si Google at si YouTube. Buti sana kung panahon, siguro nung panahon before internet, pwede mo pang sabihin yan. Kasi kailangan mo pang pumunta ng library or umattend ng college, ng school, para lang malaman mo kung anong gusto mong malaman. Ngayon, Google na lang, hindi ka pa tapos mag-search, nagsasuggest na sa'yo. Tapos hindi mo pa rin alam. So, yun. I hope nasagot ko ng maayos yung tanong nyo. Okay, magalala kasi itong mga tanong na to. Leadership, product selling. Gagawan ko yan ng mga training courses din dun sa Serrano Academia. Katulad ng ginawa ko sa Unlimited Prospect Handbook. Gagawan ko rin yan in the future. So, marami pa lang akong kailangan ayusin ngayon. Pero gagawan ko yan para sa inyo. Para maseta yung lahat. Okay? So, yun. Next question. Okay. By the way, salamat doon sa nagtanong. Sino yung nagtanong? Na naman. Ay, Tristan. Okay, Tristan. Okay, ito. Okay. Vicmar Kaday. Shout out. Payaman, payaman. Marami ba kayo natututunan so far? Payaman pa ba? Payaman pa ba? Okay, once again, pwede nyo i-mention yung mga teammates, yung mga members nyo. Grabe yung mga binibigay ko na knowledge. Imaginin mo kung yung member mo o yung teammate mo ay dyan nakikinig. Hindi power pa yaman siya. Ikaw rin naman yung magbe-benefit. Okay, question. Reynold, bakit lagi naman ako nagpo-promote? Wala naman pumapansin. Ano dapat gawin para may pumansin? May pumansin. May naliligaw naman minsan, kaso pag nakita na yung business na ni-offer ko, ayaw na nila. Kasi ang ginagawa mo, I'm sure ang ginagawa mo is one way lang or two way lang ng pag-invite or pag-prospecting. Hindi mo minamaximize lahat. So, ito, dito ko na masasabi. Sa context natin, especially kung napanood nyo na yung mga videos ko about inviting, marami akong videos na ganyan sa YouTube about inviting, dito rin sa Facebook, mayroon din ako mga videos yan. Pero more on YouTube kasi yun detailed. Tapos yung Unlimited Prospect Handbook, kung nabasa mo na yun, kung meron ka na nun. Tapos ang ginagawa mo lang ay posting, post-post lang. Doon ko pwedeng sabihin na pantamad yung ginagawa mo. Doon ko na pwedeng sabihin na pantamad yung ginagawa mo. Kasi isang way lang yung ginagawa mo kahit marami ka namang alam na ibang ways. Kasi ang dali-dali lang naman mag-post eh. Post lang ako dyan, copy-paste dito, click ko lang yung mouse o yung cellphone, kung cellphone man ang gamit mo, nakapag-post na ako, yay! Productive na ako! Doon ko pwedeng sabihin na pantamad. Alam mo nang hindi nag-work, bakit hindi mo sinusubukan yung iba? Nag-a-approach ka ba? In-offer mo na ba yung business mo sa or products mo sa kapatid mo, sa asawa mo, anak, magulang, pinsan, bayaw, ipag, whatever? Di ba hindi pa? Na-reject ka lang isang beses, pinagtawanan ka lang isang beses, hindi mo na tinuloy sa iba. In-assume mo na lahat sila pagtatawanan ka din. Paano mo nalaman? Di ba? Yung mga Facebook friends mo, mga high school friends mo, college friends or college classmates, mga kabatch mo nung elementary, mga tropa mo, kapitbahay, hindi mo pa nga sila nilalapitan eh. Kasi takot ka ma-reject. So yun yung problema pagdating sa ano. Yan yung tinalakay ko sa Unlimited Prospect Handbook. Isa sa mga tinalakay ko. Hindi tayo nauubusan ng prospect. Napakarami. Nagbigay ako dun ng ano. Kunyakan kamali, nag-compute ako dun eh. Bigay ako ng math, nag-compute. Sobrang dami ng prospect. Hindi nauubos. Dito pa lang sa Facebook. Yun pa, yun na nga, sinabi ko pa lang, di ba? Kaibigan, mga kamag-anak, warm market mo pa lang, di mo pa naubos. Kasi ako mismo, di ko pa nga ubos warm market ko eh. Hindi pa lahat ng kakilala ko, hindi mo pa naman naaalok ng business eh. Or naaalok ng products namin eh. Ikaw pa kaya, 7 taon ko na itong ginagawa, hindi ko pa rin sila naaalok lahat. Oh. So, ibig sabihin, hindi naubos. Walang problema sa prospect. Walang problema sa kanila, ikaw yung may problema. So, kailangan ayusin mo yung sarili mo. Okay, so yun, binanggit ko yan lahat sa Unlimited Prospect Handbook. I-check nyo yan mamaya. Makita nyo naman yung link. Ayan, nagalaw dito sa ano, sa video. So, I hope nasagot ko yun, Reynold. Ako kasi, pag ako sumasagot kasi, ayoko kasi kayong bigyan ng sagot na, halimbawa, nagtanong ka, 1 plus 1, sasagutin kitang 2. Tapos ikaw naman nagtanong, 2 plus 2, 4. Di ba? Parang tanga kasi yun, di ba? Ang gusto ko kasi mangyari, matuto kayong mag-isip. Para next time, kahit, kasi once a week lang natin to ginagawa eh, di ba?
para for the rest of the 6 days, sa loob ng isang linggo, alam mo kung anong gagawin mo. Kasi binibigyan kita ng principles or binibigyan kita ng technique kung paano ka mag-iisip. So, pagdating sa mga ganyang problema, no, ako pag nagpa-problem solving, ito natutunan ko sa pagiging IT kahit dropout ako. CHS NC2 passer ako na hindi ko nakuha yung certificate ko na na-expire na lang at lahat, hindi ko man lang nakita. Di ba? Kahit dropout ako, nakapasa naman ako ng ganyan. Pero ang importante naman sa akin yung lesson, wala naman akong pakialam nakagraduate o hindi. Ang importante sa akin yung lesson kasi yun naman ang pinakapunto ng pag-aaral, hindi naman yung makagraduate yun, kundi yung pag-graduate is yun lang yung patunay na ginawa mo ng maayos or dinaya mo yung pagpasok mo. So, isa sa mga natutunan ko is yung troubleshooting. O, sa mga IT dyan, shout out sa mga IT dyan. Power pa naman tayo. Yeah, pag mga IT, pag sinabing networking, hindi recruit. Diba? Ano yan? Pagkoconnect, LAN. Diba? So, alam nyo na yan. So, isa sa mga natutunan ko dun is yung troubleshooting. Pag nagta-troubleshoot, halimbawa, si PC, hindi nabubuhay. Usually, ano yung problema? Ang hinahanap, ito lang na yung punto, ang hinahanap namin, ano yung ugat ng problema? Saan ang gagaling? Yun yung i-identify namin. Yan, nadala ko yan. Hindi ko namalaya, lately ko na lang na-realize, nadala ko pala yung ganong klase ng thinking, even sa buhay na, sa business, sa lahat. Inaalam namin, ano yung ugat ng problema? Halimbawa, nagbibip lang yung ano, nagbibip lang yung PC. Nagbibip lang. Mabagal na beep. Ano yun? Ano yung sign na problema na yun? Saan yun ang galing? Diba? Hindi ko na naalala actually. Sorry. Hindi ko na naalala. Yan sa mga IT dyan, no? Alam nyo yan. Hindi ko na naalala. Pero ang naalala ko pag yung sunod-sunod na beep, saram yata yun. Correct me if I'm wrong. Saram yata. May problema kapag gano'n or sa motherboard or whatever, diba? Hindi na mabuhay yung monitor. Hindi porket hindi na mabuhay yung monitor, ay sira yung monitor. Diba? Sa mga IT, alam nyo yan. Hindi porket hindi na mabuhay yung monitor, ay sira na yung monitor. Hindi porket hindi nabubuhay yung system unit mo, which is kung tawagin nyo ay CPU, system unit mo, kung hindi nabubuhay yung system unit mo, hindi ibig sabihin sira na yan. Baka meron lang isang part dyan. Diba? So, ganun din pagdating sa negosyo. Kaya ganung way ako sumagot sa inyo. Diba? Instead na sinagot ko yung tinatanong ni, sino to? Ni Reynold about sa pag-i-invite. Kasi dapat ang gagawin mo, mag-invite ka ng ganito, tapos sabihin mo sa kanya, power, payaman tayo, tapos ibudol-budol mo. Instead na sagutin ko ng ganun lang, kung ano yung gagawin mo, tapos mabubudol-budol mo na siya, or whatever, mapapasali mo na siya. Ang sinasagot ko, yung ugat ng problema. Para every time, ganun yung way ng thinking nyo, every time nagkakaroon ka ng problema, inaalam mo kung ano yung ugat ng problema. Which is, pag may problema ka sa prospect, diba, pag nakukulangan ka sa prospect, konti yung prospect para sa'yo, hindi problema yung prospect, ikaw yung may problema. And most of the time, kapag meron tayong problema sa negosyo, sa buhay, tayo yung may problema. Hindi ibang tao o hindi panahon, tayo. Kasi kahit naman, actually, kahit ibang tao naman yung may problema, wala ka naman magagawa eh. May magagawa ka ba? Yeah. Kahit naman anong reklamo mo, wala, hindi naman sila magbabago eh. Alam mo, kahit anong reklamo mo na negative yung magulang mo, hindi naman sila magbabago hanggat di ka nila nakikita ng resulta eh. Diba? So, paano ka magkakaresulta? Pag tumigil sila? Sa kaka-negative sa'yo? Diba ikaw ang gagawa? Kasi ikaw, control mo yung sarili mo. So, yun. Side note lang. I hope naiintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. It's already 8:49. So, yun. Tuloy-tuloy nyo lang yung tanong para masaya tayong lahat. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Reynold. Next question tayo. Sino to? Case, JP. Good PM po, paano po yung ginagawa kapag sinabing hao? Kasi ang ginagawa ko po, tinatanong ko po yung reason why nila nung nalaman ko yung present ko yung business, tapos after nun, sinzo na lang. Dapat po ba yun fina-follow up? Palagi nito tatandaan, hindi majority, siguro mga 98% based on my experience, 98 to 99% ng prospect mo, minsan nga 100 pa eh, na makakausap mo, hindi naman agad sasali. Take note, hindi agad sasali. Or hindi agad bibili. So, anong gagawin mo? Follow up. Kailan ka dapat tumigil sa pag-follow up? Kapag namayapa na yung fina-follow up mo. Or kapag blina ka sa Facebook. Hindi ako nagbibiro. Kapag sumalangit na yung fina-follow up mo, ay, alam nga na may follow up mo pa yun.
Yes, yes. Saan mo ipa-follow up? Doon sa taas. Doon sa baba. Di ba? Napaka-importante ng follow up. So, bilang nagsimula, ang pinaka-importante na skills na kailangan nyo matutunan bilang baguhan is prospecting, presenting your business, closing and handling objection, at saka follow up. Yan yung para sa aking 4 basics. Para magka-resulta ka. Whether ano yan, product selling man o yan, networking o recruiting, pares lang yan. Sabi ko sa inyo, nagbibenta ka rin pa rin naman pag nag-recruit ka, binibenta mo opportunity or binibenta mo package, hindi na tingin-tingin na products. So, gagawa ko ng ano dyan, training course about dyan, yung ethical recruiter. So, update ko na lang kayo about dyan. Basta abangan nyo, it's either within this year or next year. Ayoko mga ako kasi baka hindi mangyari. Masira pa ako sa inyo. So, tuloy-tuloy lang sa pag-follow up. Sa pag-follow up sa kanila. Pag sinindong ka, next lang ng next, next lang ng next ng next. Balikan natin yung sinasabi ko kanina about sa, yung pinakaunang tanong. DR, di ba, or keeping, o yung pagkikip sa member, di ba, sabi ko, focus ka sa profit producing activity. Pansinin mo, nabanggit ko doon, kung naaalala mo pa, or kung nagtitake down ka ng notes. Sabi ko, pag may napasali ka na member, ipasok mo siya doon sa sistema natin, aralin niya kung ano, tapos ikaw hataw ka na ulit. Naalala mo yung sinabi ko na yun? So, anong point ko doon? Anong point ko dito sa sinasabi ko, ba't ko pinapaalala sa'yo yun? Kasi whether i-reject ka, or sumali sa'yo, or bumili, next ka pa din. Payaman, power. Next ka pa din. Mas lalo na pag ni-reject ka. Diba kung yung naman napasali mo, next ka na kaagad eh. What more pa yung ni-reject ka? Next ka na kaagad. Siya for follow-up. Follow-up na lang siya after a week, every week. Tapos ikaw, next lang ng next. Tapos ayaw, follow-up for every week. Next, ayaw, follow-up for every week. Next, ay, paulit-ulit-ulit lang hanggang sa ma-master mo na. Meron at meron ka diyang mapapasali or mabebentahan. Pag ang iniisip mo ay yung activity na ginagawa mo, hindi yung resulta. Yun, another key yun. Mag-focus ka sa ginagawa mo, sa activity mo, hindi sa resulta. Okay? Kasi pag-focus ka ng focus sa resulta, may stress ka. Parang ganito, halimbawa sa cashier, sa McDo. Lahat ba nang pumapasok sa McDo, umorder? Lahat ba na nakapila sa cashier, umorder, bumibili? Meron nga, nandun na siya sa harapan. Baka ginawa mo na rin to kasi ginawa ko na rin to dati. Naandun na siya sa harapan ng cashier, siya na yung kasunod. Bigla pa nagbago yung isip. Umalis. Di ba? Hindi ba nangyayari yun? So ano yung point ko dito? Nakita mo ba yung cashier na nagdrama? Na down? Hindi para sa akin. Hindi para sa akin ang pagka-cashier. Nandun na siya sa harapan ko. Umalis pa. Hindi ko na kaya. Hindi to para sa akin. Abnormal yun. Titingnan ng mga manager yun, may sayad ka ba? May sinasaniban ka ba? Anong problema mo? Walang gagawa na ganun para sa inyong mga naging cashier. Naging service crew ako pero hindi cashier. Kitchen ako. Diba? Walang gagawa nun. Kasi ang trabaho ng cashier ay mag-take ng order. Hindi nila trabaho na kumbinsihin yung customer na bumili. Ang sasabihin nung cashier, next po. Order, hindi order, next po. Ganon dapat ang mentality mo bilang network marketer. Bilang negosyante, next po. Okay? Tinalakay ko din yan sa Unlimited Prospect Handbook. So, pwede nyo i-check yun mamaya. Okay, pagkatapos nito, napakamura lang nung e-book na yun, Diyos ko. Yung matututunan mo dun, madadala mo hanggang pagtanda mo unless magka-amnesia ka. Di ba? Okay, so yun, tinalakay ko rin yun doon sa e-book na yun. Next po, ganun dapat na mentality. Okay, so I hope nasagot ko yan. Yung tanong na yun. Okay, next, Paulo Maghibon. Tanong na po, need po ba talaga bumili or maghulugan ng car para lumakas ang network? Hindi! para magising yung mga natutulog na. May mga tulog na dyan eh. No, meron pa tayo, by the way, meron pa tayong 15 minutes para magpaweran dito. Okay. Tanong ni Paolo, kailangan daw ba magbumili ng kotse or maghulugan para lumakas ang network? Siguro yan, sinasabi kailangan yan para dun sa mga may ganyang kultura. Ngayong may pandemic, saan mo gagamitin yung kotse mo? Buti sana kung pan-deliver ng mga produkto nyo. Pwede. Asset yan.
ginamit mong delivery ng produkto mo. Saan mo gagamitin yan? Pamawir? Pag sa pamawir mo yan gagawin or pasikat o pagpapayabang, napakawalang kwenta. Pero ang gagamitin mo yan, parang ngayon, delivery. Diba? Delivery or pagpunta-punta mo sa mga lugar kung nasaan yung meron kang mga members para i-assist sila. Ginagawa yan usually ng mga old school eh. Pero para sa recently nga magkausap kami nung isa sa mga core leader ko. Kasi madalas siyang kasama ko dito eh. Sabi ko na, bumili na ako ng kotse pang deliver. Hindi naman ako magdadrive nun eh. Hindi ako magdadrive nun. Nakukuha ako ng driver. Kinoconsider ko yun actually. Ay, magkausap nga kami ng upline ko. Naglulungan. Actually, hindi naman ako nagbibiro eh. Pero nakakatawa lang kasi. Ang gusto kong bilhin na sasakyan na yung LP300. Yun yung gusto kong bilhin. Pan-deliver. Kasi, pan-deliver lang. Yeah, pan-deliver lang ako. Panghakot lang ng mga products namin. Para i-deliver sa kung saan-saan. Diba? Dito sa Quezon. Pagkuha sa office namin para madali. Diba? O, gagawin ko nga yun. Gagawin ko talaga yun. Diba? Pag dumating na yung time na kailangan ko na talaga, kasi ngayon medyo nararamdaman ko na siya, no? Nakagawa pa naman ng paraan, pero nararamdaman ko na parang kailangan ko nang bumili ng sasakyan. Pero sige, konting push pa. Di ba? Konting push pa. Kung gagamitin mo siya pa, pero napakawalang kwenta. Lalo-lalo na dumadami yung mga ethical networkers. Kasi yun yung isa sa mga goal ko eh. Di ba? Na sugpuin yung ganung ano, gawing matalino yung mga tao sa mga ganung bagay. Basta magpakita ng mga power payaman sports car, 'di ba? Yung gumaganong-ganon sa mga kotse. Yung gumaganyang ganyan, 'di ba? Red flag. Okay, wag ka na kagad maniniwala doon. 'Di ba? Hindi mo naman alam kung kanya 'yun eh. O kung pumusing lang siya doon. Hindi mo alam kung anong totoo. No, usually red flag na sa akin yan yung mga nagpapakita ng maraming pera, nagpapakita ng ano, whether totoo yan or hindi, red flag na kagad. Kasi yun yung way nila, mayroong mga ganun eh, marketer, ganun yung ginagawa nila, binibigyan nila ng false expectation yung mga tao. Hindi maganda yung sila lang yung nagbe-benefit kapag ginagawa nila yun eh. Hindi isa rin yun sa mga reason, yung mga gumagawa ng mga ganun, yung mahilig mamawer, whether totoo or hindi yung resulta nila, isa sa mga reason, yun ang isa sa mga reason bakit sobrang pangit ng network marketing sa pandinig ng mga tao. Napakahabang, ayoko na explain yan dito. Panoorin nyo na lang yung iba kong mga live, iba kong mga video, doon ko in-explain yan. Paulit-ulit ko na sinasabi yun eh. Mahabang kasing explanation. Para masagot ko pa yung ibang ano, yung ibang question. Paolo, maghibon at para sa inyong lahat, ang mai-recommend ako, once na kumikita ka na, reinvest your money to your business. Paikutin mo ng paikutin sa negosyo mo. So for example, paano mo siya mapapaikot sa negosyo mo? Bumili ka ng mas maraming stocks ng products, then another thing is mag-invest ka sa learning mo para mas marami ka mabenta na products or mas marami ka na ma-recruit, ma-sponsor, investan mo yung knowledge mo, pinapaikot mo sa sarili mo yung negosyo. Then, kapag kumikita ka pa ng mas malaki, ulitin mo lang. Repeat the process. And then, pwede kang ngayon, pag alam mo nang malaki na talaga yung kinikita mo, dapat meron kang emergency fund. At least, halimbawa kung expenses mo, basic finance lang to, minamadali ko na. Halimbawa, ang expenses mo, halimbawa ay kayong pamilya, halimbawa 30,000 a month, 30,000 times 6 months is 180,000. Dapat may 180,000 ka. That is for your emergency fund. Para kung sakaling maulit itong pandemic na to, meron kang mabubuhay ka ng 6 months kasi may tinabi ka. Yung sosobra doon, actually to natutunan ko rin to sa mga ano ko, sa mga financial mentor ko. Yung sosobra doon sa 6 month na yun, pwede mo na siyang i-reinvest. Doon ka na mag-start mag-invest, 'di ba? Like mga stock market or magtatayo ka ng traditional business, additional business mo, tatayo ka ng traditional business or whatever, reinvest. Hindi bili ng mga pamawer na 'yan. 'Yan yung pinaka toxic at para sa akin pinaka walang kwenta, pinaka basurang paniniwala ng mga networker. Yan ang tinuturo pa rin nila hanggang ngayon. Not unless bibili ka ng sasakyan kasi kaya mo talaga at gusto mo talaga. Kaya mo. Hindi mo problema kahit magkaroon man ng another COVID-19, okay lang sa'yo, may pambayad ka. Kasi marami ka ng pera. Tapos gustong-gusto mo talaga yung sasakyan, good, bili. Diba? Pero kapag katulad nitong sinasabi ni Paolo na para lumakas ang network, kalokohan. Diba? Kalokohan, ibig ko sabihin is gagamitin sa kalokohan. Gagamitin pamawir. Pagbigyan ng false expectation sa mga tao. Diba? Meron pang gumagawa na ano eh. Kakasali pa lang, bumibili na kaagad ng sasakyan. Resulta daw niya sa business. White lies lang naman daw yun. Law of attraction.
grabe. Napapamura na lang ako dun. Law of attraction? Magsisinungaling ka sa mga tao kasi law of attraction? Talaga ba? Ngayon, pag napapacepalm ako, baka matanggal yung ulo ko eh. Sobrang lakas. Okay, so yun. Ganon yan. Lahat kayo, pag kumikita ka na sa business, reinvest. Huwag kang makinig dun sa mga pinagsasabi ng mga malakas mamawir. As much as possible, binibigyan ko pa rin sila ng respeto. Yung mga puro paweran lang, huwag kang makinig na, bili ka ng ganito para mukha kang mayaman. Yung H na belt, di ba? H, H for Harold. Kahit sa ano lang, kahit sa Green Hills mo lang binili or imitation lang, di ba? Para mukha kang kalokohan. Huwag kang makinig sa mga ganon. Reinvest. Reinvest. Okay, kung sasabihin nila na, sa akin ka makinig, kasi ako mayaman ako eh, power pa yaman ako eh. Kamakinig dyan kay Karl, mas mayaman ako dyan. Wala naman yung 12 Lamborghini. Diba? Oh, pwedeng tama talaga sila, mas mayaman. Mas marami, mas, usually ng mga idols yung mga appearance, mas mayaman talaga sa akin. Diba? Hindi ko naman dinideny yun. Pero, kung ganun ang basihan nila, mas makikinig ako dun sa mga mas mayayaman sa kanila na hindi networker. Hindi nagsasuggest yung mga totoong mayayaman na hindi networker. Yung mga nagtatraditional business. Meron ako ng mga na-encounter na ano, na ganun. Multimillionaires, billionaires, mas mayaman pa sa mga lodi ng mga lodi. Yung mga nagtatraditional business, baka may idea kayo. O ito na lang, yung late Henry C. Namayapa. Namamawer ba yun? Si Sir John Gokongwei, namayapa na din. Rest in peace. Namamawer ba siya? Ay, power. Nakabili ako 12 Lamborghini ngayon. O yung mga Chinese, usually, yung mga sobrang yayaman, namamawer ba sila? Hindi nyo nga mahalata. Pag pumunta ka sa mall, di mo mahalata. Yung katabi mo palang naka-t-shirt, naka-short lang, tas naka-chinelas, multi-millionaire pala. Di mo alam. Kasi hindi naman sila namamawer. O, doon ako makikinig. Kung ang basihan lang naman ang dapat kong pakinggan, ay kung sino yung mayaman, ay doon ako makikinig. Mas mayaman sila eh. O, yun yung sinishare ko sa inyo ngayon. Hindi yun sa akin galing, kababanggit ko lang kanina, may mga financial mentors din ako. Hindi lang yun sa akin ang galing. Yun yung suggestion nila. Wrong move. Bumili ka ng sasakyan, pamawer. Tapos ikaw yung mag-i-struggle monthly, pinipilit mo na lang. Diba? To the point na ginuguto mo na yung sarili mo kasi sa halip na ipangkakain mo pa, ibabayad mo na lang ng sasakyan. Kahit sinong successful na entrepreneur outside network marketing, ang tanongin mo niyan, katangahan yun. So medyo humaba ako dito sa part na to. Na-trigger ako. Okay, na-trigger. Pero I hope na naintindihan nyo. Okay, na-realize nyo. Pero kung gusto mo pa rin ipilit, eh, bahala ka sa buhay mo. No? Wala akong problema dyan. Sa akin nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko yata nabanggit kanina. Nasa sa inyo kung gagawin nyo kung ano yung sinasabi ko or hindi. Kung sa tingin mo mali ako, edi mali ako, huwag mo na akong pakinggan. Kung sa tingin mo walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, edi huwag mo na akong pakinggan. Wala naman akong pakialam eh. Sa tingin mo talaga, sa totoo lang, kung sa tingin mo talaga, mali yung sinasabi ko, huwag ka na makinig sa akin. Wala naman akong problema dun eh. Pwede nyo hindi gawin. Kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, pwede hindi nyo gawin. Malaya kayo. Ang sa akin lang, importante, at least nabigyan ko kayo ng pag-iisipan. Nabigyan ko kayo ng pag-iisipan. So, ikaw na yung bahalang mag-isip. May utak ka naman, dapat ginagamit mo yan. No, hindi ako katulad ng mga Lodi Power Payaman apply na helmet shield, sa akin ka lang makinig kasi ako mayaman, di ba? Huwag kang makinig dyan. Di ba? Yung, alam mo yun, ang biro sa ating mga networker, di ba? Open-minded ka pa. Ganun tayo gawing memes ng mga tao. Open-minded ka pa. Ganun nila tayo laitin, lokohin. Which is nga, nagpapa-open mind naman talaga tayo. Pero bakit pagpasok mo sa networking, bakit parang kino-close-minded ka na? Diba? Dapat sa akin ka lang makinig. Huwag kang makinig sa mga negative. Huwag kang makinig dyan sa mga yan. Huwag kang makinig dyan kay Carl. Re-recruiting ka lang yan. Huwag kang makinig dyan. Wala namang pamawir yung walang resulta yan. yung mga members ko, hindi ko sinabihan ng ganyan. Even though, halimbawa may nagsabi sa akin, man, nakikinig sila sa isang tao na ganito, tapos alam ko na unethical yun. Hindi ko siya sinasabi na, huwag ka makinig dyan, unethical yan. Ano yan, sinungaling manluloko yan. Kunin mo, kanin matututunan mo sa kanya. Contradict sa kung ano yung sinasabi ng mga haters na naninira daw ako.
wala ni sa apat na taon na ginagawa ko to, ni isang beses hindi ako nagbanggit ng pangalan o ng kumpanya. So paano ako naninira, di ba? So nasa sa inyo yan kung ano yung ano, kung ano yung, kung paano niyo i-take yung na-suggest ko sa inyo. Okay? So malaya kayong i-apply ko ano yung natutunan niyo. So yun, next question. Patay tayo dyan. Umakyat na naman yung mga question. Ala ka dyan, nawawala. Ala ka dyan, nawawala. Nawawala na yung mga question na umaakyat. Bakit ganun? Hanggang kay Jomar na lang yung ano. So it's already 9-6. Siguro mga dalawang tanong pa to. Depende sa tanong. Okay. Jomar Cabral, good PM Sir Carl, paano ka kumausap ng prospect sa online? Paano ka mag-close ng deal? So mahabang topic ito. Baka di tayo umabot. Pero yun, i-recommend ko sa inyo yung Unlimited Prospect Handbook at saka yung iba ko pang mga inviting presentation video sa YouTube kung sakaling hindi na ako makasagot, di ko na maabutan. So yun, much better yun ang panoorin mo, ano, Jomar. At saka yung mga nagtatanong about prospecting, ganyan-ganyan. Unlimited Prospect Handbook, doon mas detailed. Kasi dito mabibitin na tayo kasi malapit na tayo matapos. Kahit Android phone, ito, Mayet. Kahit Android phone, nakita ko bago mawala. Kahit Android phone, pwede bang gamitin sa business? Yes, meron ako mga kilala, Android phone lang ginagamit. Alam niyo nung nagsisimula ako, para doon sa hindi mga nakakaalam ng kwento, ang cellphone, wala akong smartphone. Nagsimula ako, 2013 hanggang 2015. Wala akong smartphone. Unang smartphone ko, iPhone 5C. Nandito pa nga yata sa akin yun hanggang ngayon eh. Pati yung lumang cellphone ko na dikipad lang, walang camera. Yung Samsung na matagal malobat, yung maliit na Samsung, ganito kaliliit, tas yung may flashlight, tas matagal malobat. Yun yung cellphone ko na nagsimula ako from 2013 to 2015. Tas nagkaroon pa akong cellphone DTC na dikipad lang din. May camera siya pero wala namang kwenta yun. Pero dikipad lang din. Hindi siya smartphone. So ito na ako ngayon. Hindi yan about sa resources. Palagi niyong tatandaan to. Hindi about sa resources. Okay? Hindi to about sa resources. Yun ay sa pagiging resourceful mo. Hindi yan sa kung ano yung mga resources na available sa'yo, paano ka maging resourceful. Ano ba sa Tagalog yung resource? Madiskarte. Tama ba ako? Madiskarte. Hindi yan sa kung ano yung meron ka. Sa diskarte mo yan. Nagsimula ako na dikipad ang cellphone. Paano ko nagawa? Diskarte. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Eh gusto ko eh. Okay? So yun, last question. Last question. driver. Hindi, mas maganda kung ikaw magdadrive ng sarili mong sasakyan. Okay, Sherwin. Mas maganda kung ikaw magdadrive ng sarili mong sasakyan kung pangarap mo yung sasakyan. Okay, so yan. By the way ha, yung mga sinasabi ko, no, hindi ko sinasabi to, wag na wag niyong i-disrespect yung mga, kung may mga uplines kayo na alam, or may mga lodi kayo na alam yung unethical, it doesn't mean na porket unethical sila, i-disrespect na natin sila. Hindi ganun yun. I-respeto natin sila dahil ethical tayo. No? I-respeto natin sila dahil ethical tayo. I hope nagigets nyo kung ano yung point ko. Hindi naman porket masamang tao sila, eh, magiging masama ka na rin sa kanila. Hindi ka naman masamang tao eh. Huwag kayong makikipag-away. Meron kasi ako nakikita dito na kinukontra daw nila, inaaway. Huwag nyong awayin. Mag-focus. Sabi ko, di ba, mag-focus ka sa profit-producing activities mo. Wala naman akong sinabi na pag naka-recruit ka, awayin mo yung unethical apply mo tapos sabihin mo may resulta ka. Anong point? Hindi natin masusugpo yung mga unethical networkers pag inaway natin sila. Hindi yun ang point. Na masusupo natin yung unethical networkers pag naging ethical tayo, pag mas dumami tayo. So dun ka mag-focus. Diba? Hindi ako nang-aaway ng unethical networker. Akala nyo, kasi halimbawa nagpo-post ako, nagpaparinig, wala akong pinariringan talaga. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Wala akong iniisip kung sinong tao. Maliban na lang kung may binanggit talaga ako. Diba? Pero hindi ako nagbabak. Maliban na lang kung may binanggit talaga ako, may pinatatamaan talaga ako. Pero dalawa nga lang post na naaalala ko na ganun, na may sinabi akong ganun eh. Pero hindi pa rin naman ako nagbanggit kahit na sino. Hindi pa rin ako nagbanggit na kahit na anong kumpanya. Diba?
Bato-bato sa langit, tamaan na sa pool. Pero mag-focus ka sa profit-producing activity mo. Ako, ginagawa ko yun kasi may resulta na ako. Diba, kahit mag-post ako ng ganun, wala naman akong pakialam kung si may makakita o wala. May passive income na ako eh. May pumapasok na sa akin ng income tuloy-tuloy. So, wala na akong pakialam. Eh, ikaw, kung hindi ka pa kumikita, nagsisimula ka, humataw ka lang. Focus ka sa profit-producing activities mo. Okay? So, yun lang. I hope marami kayo natutunan. May mga question pa dito. Pasensya na kung hindi ko nasagutan yung mga tanong nyo. Next week na lang. Bawi na lang ako next week. Next Friday. So, every Friday at 8 PM yung ating Q&A session. So, dito lang sa page ko. Doon pa sa Serrano Academia page kung nakikita nyo yon. Dito nagla-live. So, set kayo ng reminder sa phone nyo. Mag-alarm ka. Every Friday at 8 PM. Kayo, mga naka-smartphone na kayo eh. Diba? Mag-alarm ka at 8 PM. Yung smartphone ko nga ngayon, ito yung ikalawang smartphone ko sa buong buhay ko. Ito, ito pa din. Hindi ako bumibili kasi di ko kailangan. Okay naman eh. Ba't ako bibili? Yung ganun ako eh, yun yung way ko. May mga kilala ba kayo na ganun? Yung bibili lang ng bago kapag kasirang-sira na talaga yung ginagamit nila. So, tawag dun laggard. Okay, sa market, marketing term, ganun. So, ganun ako eh. Maliban na lang kung talagang gusto ko kasi hindi ako mahilig talaga sa mga cellphone. Hilig ko, ang nilalaspagan ko ng pera ay yung mga gaming-gaming. Ayan, yung mga gaming-gaming na yan. Yan ang talagang labas ng pera na yan. Gusto ko eh, yun ang gusto ko eh. So, yun, I hope marami akong nasagot sa mga tanong nyo. Yung mga hindi ko nasagot, bawi na lang tayo next Friday. I hope marami kayo natutunan at malaki yung naitulong ko sa inyo tonight. Nasa sa inyo kung gagawin nyo, hindi. Kung sa tingin nyo ay hindi mali yung sinasabi ko, wag nyo na lang gawin, wag nyo na lang sundin, o wag nyo na lang pakinggan. I hope nakapagbigay ako ng value sa inyo. So, marami kayo natutunan. I-share nyo to sa inyong mga teammates, sa inyong mga members, kung sino man nakakilala mo na network marketer na friend mo na nag-i-struggle, pakita mo to sa kanila. And once again, meron akong ginawa yung Unlimited Prospects Handbook. So, mamaya ilalagay ko rin yung mga links, mga additional resources na pwede makatulong sa inyo dito sa live na ito. Pag replay, yung replay nito, maya-maya, siguro after 5 to 10 minutes, lalagay ko yung mga additional links na alam ko na makakatulong sa inyo, pwede nyo pang panoorin yung additional videos na yon. So, yun, pwede nyo i-check out yung Unlimited Prospects Handbook. Nakikita nyo naman yung link, so I hope nakuha nyo. Pero ilalagay ko rin dito sa description ng video na ito yung link. So kita kayo tayo next Friday. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye bye. God bless.